Magandang umaga po mga kapatid. At ngayon ay natin tayo sa ating programang Family Time. Narito po si Brother Mike para sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin na sa langit, maraming maraming salamat sa magandang umaga na araw ng Sabat sa July 3rd. Sa nagpagin Diyos, ngayong umaga kami po ay tempting na dumadalangin na kami po ay pospusin ang inyong banal spirito. Naturoan nyo kami na magkumuha ng gawain ayon sa inyong pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan ng Diyos sa mga ito. Ay pagpalaan nyo bawat sa sahib, pati ng mga nanonood at nakikinig sa programa ng Family Time dito sa Saipan patungong naik ng Diyos. Patawarin nyo kami sa aming makasalanan, linisin mga puso. Tulungan nyo kami maging magkaroon ng mababang loob sa araw-araw ng aming pamuhay Kristiyano at mapag-unawa sa aming kapwa-tao. Panginoon Diyos, tulungan nyo kami maging palabasan ng banal na kasulatan at tumalangin sa inyong para pangalan at palakasin ng panampalataya. Ito po ang aming dalangin sa matuwid na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ang muling ibinibigay na inyong programa dito sa ating Family Time mula sa Saipan patungo dyan sa inyong kinalalagyan. Nakita niyo po ang pangalan ko. Oh, di ba? Thank you Miko for that. Narito po si Brother Mike para bumati. Magandang araw na Sabat po sa inyong lahat. Si Brother Miko. Maligayang araw po ng Sabado sa lahat and God bless us all this Sabbath morning. Amen! At nakita niyo po ang kasiyahan sa aming mga mukha sa pasimula pa lamang. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Muli namin binabalik ang papuri sa kanyang pangalan sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng mga bagay na hindi natin naasahan sa Pilipinas, lalo na po ang ating isasama sa dalangin ang ating mga kababayan na nasa malapit sa Taal Volcano, 'di ba, Miko? 'Di ba, Brother Mike? Yes, nakakalungkot ta, pero nakakalungkot 'yun eh. Yes, kaya po tayo natin magagawa ay isama sila sa dalangin, ang banal na espiritu ay gabayan sila sa kanilang kalagayan at gayon din po patuloy tayong mag-ingat sapagkat nariyan pa rin po ang ating kalagayan ay hindi pa rin normal. Lagi po natin panatilihin ang ating sarili na malakas at hindi lamang po physical kundi spiritually, mentally. Yan, magkakasama po iyan. At dito naman din po sa Saipan ay umulan din ng malakas nitong nakaraang linggo, pabukso-buksong ulan. At yan naman ay pinagpapasalamat natin sapagkat blessings. Diba, Miko? Opo. Alam natin na maraming naganap sa nakaraang isang linggo. At dito sa amin ay tapos na ang klase, subalit nagsisimula. Natapos namin ang isang linggo naming summer classes, pero hindi pa yan tapos. Meron pa kami mga ilang linggo. At nagpapasalamat kami na feel ko na tayo pinapatnubayan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Diba? Amen ba dyan? Diba? Amen. Yes, at kung tayo ay nasa Saipan, ito Miko, papakita ko lang. Yan ha, ayan. How do you say it, Miko? Half a day. Half a day! Yan. Hello po yan. Half a day in Tirol. Yes. Si Miko, pakita mo nga yun. Anong ginawa mo? Ulitin mo, anak. Half a day. Half a day in Tirol. Yes. Yan. Yan po ang indigenous culture po dito sa Saipan. Yes. So, ayan. Chamorro and Carolina. Yan. Yan. At yan po ay pinapahalagahan dito ang kultura. Kaya tayong lahat ay, sa atin man din ay meron din tayong mga kultura na dapat din pahalagahan. Kaya sa inyong lahat, magandang umaga! Pilipinas, Saipan, at kung saan man po kayo naroon ang ating mga tagapakinig na at nanunood sa atin na nasa Canada. O, dalawang kamay pa yan ha. Ganon din sa California. Yan, may taga Texas, may taga Binakayan, mayroong sa Bukal, at meron din sa Batangas, at ano yung isa? Sa Central Luzon, yung sa
Pampanga! Yan! At syempre pa sa mahal naming bayan, Bayan ng Naik! Hello po sa inyo! At ano man ang ating mga pinagdaraanan, pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat narito tayong muli sama-sama dito sa ating programang Family Time Sabbath Day! Thank you Lord for the Sabbath! Thank you ba, Brother Mike? Maraming salamat dali! Yes, di ba, Miko? Opo. Dahil ito ay kapahingahan. Kapahingahan sa mga iniisip natin sa pangsarili. Kaya, praise the Lord for this day. Amen! Yes! At, ano pa ba yung aking sasabihin, ano? Sa mga darating na Hoy! Panibagong buwan na! Anong buwan na po? Narito na tayo sa ikapitong buwan ng taong 2021. Ayan, July na. Ang bilis mga kapatid. Di ba? Ito na ang birth month ni Brother Miko dito. Opa. Ayan, kaya pala pagbukas ng camera, nakangiti ka na. Masaya ka na. At alam ko na lahat tayo masaya sapagkat patuloy tayong narito at... malakas ang pangangatawan. Salamat sa Diyos. July na. Kaya ipapasok natin ang mga celebrants. Celebrants ba muna? Bago tayo magturo at mag-awitan. Ano? Baliktad naman ngayon. Celebrants kasi nasimulan ko yung month of July. At ang July po, sa Monday, tama ba ako, Brother Mike? 4th of July? Bukas ang 4th of July. Ah, bukas pa lang 4th siya. Of July, Sunday. So, ang holiday... sa Lunes. Monday. Oh, alam niyo po yan, di ba? Ang 4th of July ay ang Independence Day ng bansang United States of America. A little bit of history, okay? Yes. Ang after July 4, 1946, ang Independence Day ng Pilipinas ay July 4. Oh. Hanggang 1961. Hmm. Pero no June 12, 1962, change ni President Macapagal to June 12 kasi yun ang katutubong istorya ng independence ay nagpasimula sa Independence Day pasimula sa June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. So hanggang ngayon, yun ang sinusunod ng Pilipinas na ang ating araw ng kalayaan ay June 12. So mm-hmm. July 4 since 1946 ay naging Filipino-American Friendship Day. Yes! Okay. Kaya ayan, ano sa America po? Naman ay Independence Day. Independence Day, July 4, 1776. So about, if you are correct in our math, 245 years ago. Yes, ang US ay independent. Mula sa mahabang story yan sa US history. Oo, wala natin kwento, no? Mahaba, okay? Hindi matatapos. Ayan, maganda, salamat. Holiday bukas. Holiday. Lunes, walang pasok. Yun. So, thank you very much, Brother Mike, sa iyong history part ng ating Independence Day ng how many states, Miko? 50 po, 50. 50 states ng United States of America. Yes, kaya... Butik na din po naging state ang Philippines. Oh! Number 52nd. Oh, so... Way back, Yeah, marami pong magagandang kwento sa ating history. Kaya ngayong umaga ay ating ginabalikan lamang ang mga pangyayari. Kaya 4th of July, Independence Day, and syempre pa, Phil-American Friendship Day. Sa atin naman ay katatapos din lamang. So, happy Sabbath pong muli sa inyong lahat. July! Ngayon, yes! Meron tayong mga mag-birthday at nag-birthday. Okay, simulan natin sa ating listahan dito. Happy birthday kay Brother Gilbert Merlan. Tama ba, Brother Miko? Oh, tama po, tama. Yan, si Brother Gilbert ay nag-birthday nitong July. Ganun din, Katrina Iridao. Happy birthday sa iyo, Katrina Iridao. At kay Joshua Iridao, ang kababata ni Miko. Happy birthday sa iyo, Joshua. And then, happy birthday din sa aming tiyahin, si tiyahin namin si Linda Vente. Siya po ay magbabirthday sa 4th of July. Hey! Diba? Yes! At na si Trina. Oh, Trina, sayang at wala kami dyan. Alam ko magpapakain ka. Happy birthday sa iyo, Trina, sa July 8. Ayan, daming magbabirthday, no? Sinimula na po namin. Kaya't ating baksakan ng awiting. Happy birthday!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, wala bang mic si Miko? Wala, matay ang baterya. Oh, okay. Siguro narinig kahit konti, no? Happy birthday muli sa ating mga nag-birthday. Brother Gilbert, brother Sister Katrina, Brother Joshua, Ate Linda, Vente, Sister Trina, ganun din. Meron pa ba ako na yun? Miko, sa susunod ka na. Ikaw ang panghuli. Ano? Happy birthday muli sa inyo and happy Independence Day sa bansang Amerika. Yes, thank you very much pong muli. Happy birthday to you. Yan, parang feeling ko masaya tayo ngayon, ano? Kasi parang hindi po mainit ang kapaligiran. Salamat sa ulan. Kaya papasok naman natin ang ulang awitin. O mga bata, gising na ba kayo? Gising-gising! Sapagkat nais kong basahin sa inyo ang kwento na ating kinanta last week at sinimulan natin ngayon na ating ipakita yung lyrics. O, diba? Kaya eto po, makikita natin sa ating banal na kasulatan. Kung kayo po ay merong mga banal na kasulatan, ay buksan po nyo sa Matthew 7 verse 24. Ang sabi dito ay, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay nawala. Sandali po. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng, tama kayo, bato. At lumagpak ang, tama rin kayo, ulan. At bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. At hindi siya, tama na naman po kayo, nabaksak. Sapagkat natatayo sa ibabaw ng, tamang-tama ang sinabi nyo, bato. Yan. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa, tama kayo mga bata, alam niyo na yung kwento, buhanginan. At lumagpak ang ulan. At syempre, pag may ulan, bumaha. At umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabaksak at kakilakilabot ang kanyang pagkabaksak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangagtilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Kaya mga bata, mga nakikinig naming mga mahal na mga kapatid at kaibigan, ito'y isang aral sa atin. At kasama na ang aral din sa pagtugtog ng yuk. Narito po at ipapakita sa atin ni Brother Miko na way naintindihan niyo yung kwento behind the story, behind the song na aming i-share sa inyo with lyrics and chords. Ayan, narito po ang lyrics sa tabi ko. At narito naman si Brother Mike, Brother Miko, ipapakita niya po muli yung C chord. Ayan. Yun. Ayan, napakalinaw. Ukulele time, C chord. And then, tugtugin mga anak yung C. Yes. And then G chord. Naririnig nyo po ba? Thumbs up lang po kayo dyan kung naririnig nyo o hindi. Yes. Yan ang G. Dahil dalawa lamang naman pong chord ang ating gagamitin ngayon. C and G. Tama, no? C and G po. Ayan, nakikita nyo sa ating lyrics. The wise man built his house upon the rock. Kaya aawitin natin together with the chords. Yan. O, naitono nyo na po ba ang inyong mga yuk? At kung meron naman po kayong gitara, pwede nyo po kaming samahan.
At mga kapatid, ang request nyo na lagyan natin ng lyrics and chords ay pinilit po namin na sa simpleng pamamaraan ay gawin. Ngayon, hihilingan po namin kayo kahit na manood kayo ng late nito, mag-video po kayo together with us, then send it to us para maipakita po natin na ang ating programa ay active na active. Di ba? Yes! O, sasamahan kita, Miko, sana hindi ako magkamali. Yes, Miko? Dahan-dahan lang po tayo. O, dahan-dahan lang daw po ang sabi ng teacher sa SIP. Kailangan po kasi natin na ma-build ang ating foundational skills. Yes. Opo. Kahit saan, kailangan may foundational skills. Kahit sa una po, medyo, ay, teka lang, papakita nga po mukha ko. Ayun. Diba, kahit medyo mabagal po sa una, pero maganda naman po ang pagka-platada or pagka-build ng foundation na yun. Habang tumatagal po, kahit anong batuhin ng time and mga calamity ay hindi po yung madaling masira. Yes, so, isa na namang aral yung binibigay sa atin ng ating teacher. Ayan. Sabi, shout out no po rush. sa mga nag-interview sa akin. Punanood pa kayo. No rush, okay? No rush, but then let the foundation be the strong one, okay? Let make it strong. With God's help. Siyempre, ang ating foundation ay ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating bato. Tama? Yes. Tama po. Okay, ating dahan-dahaning simulan sa C. Okay? Ayan ang C. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rain came tumbling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came on. The rain came down and the floods came on. And the wise man's house stood firm. Hindi ko nakita yun ah. Okay. Verse 2. The foolish man built his house upon the rock sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man and the ano ba yan? Rain came tumbling down. Hindi masyado makita. Oh, the rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. And the foolish man's house. Anong susunod yan? When splash. Third, ito po maganda yung pangatlo. So build your house on the Lord Jesus Christ. So build your house on the Lord Jesus Christ. Build your house on the Lord Jesus Christ. And the blessings will come down. Oh, the blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. The blessings come down as your prayers go up. So build your house on the Lord Jesus Christ. Amen!
napakasarap pong pakinggan ang awitin ng bandang huli. Ano? Tugtog mo nga ulit, Miko, habang ako'y nagsasalita. Kaya ang sabi po sa ikatlo, naway malinaw po sa inyo. Ano? Ang sabi sa ikatlo, tama ba ako, Brother Mike? Nasa ikatlo tayo. Kaya, lipat ko. Yes, pakilipat mo sa ikatlo. Ayan, paalaala po sa ating mga kapatid itong ikatlo. Ang sabi ay, so build your house on the Lord Jesus Christ. Build your house on the Lord Jesus Christ. Build your house on the Lord Jesus Christ and the blessings will come down. The blessings come down as our prayers go up. The blessings comes down as our prayers goes up. So build your house on the Lord Jesus Christ. Yan, pangpamilyang kwento, pangpamilyang paalaala po sa atin. Ang ating pamilya, ang ating house, build it on the Lord Jesus Christ. Thank you very much po. At muli, inanyayaan namin kayo na kami ay samahan nyo sa pagtugtog habang kayo nanonood. Active viewing, active listening ay isang pamamaraan po. Yes! Thank you very much po. At naway natuto tayong lahat. Ayan, napakaganda ng araw na ito mga kapatid. At alam ko pong tutuloy tayo sa usapang pangkalusugan. Bago po niyan, masamin po natin ang mga Facebook comments. Yes, Brother Mike, narito tayo sa ating Facebook comments. Thank you very much po sa inyong pagkomento at pagsama sa amin sa tuwi-tuwi na. Okay. Yes. Sa Super Source. Ayan, may mga pagbabago po kaya medyo kami ay nagsisimulang pag-aralan ng mga pagbabago. Galing po kay Tito Yoli. Medyo na crap po ng konti. So, galing po yun. Sabi ni Tito Yoli, Happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath, Dati Yo! Yes! Kahit hindi napapakita, ay Happy Sabbath sa iyo. Ayun. Tanga ka yung board. Yes, ayun. Ayun, nakita na. Good morning to all. Have a blessed Sabbath. Ay, hindi pa, pati yung kay Tita Tessie, hindi pa. Oy, na, no? Kay Tita Tessie pala na crap din. But anyway, ang sabi niya ay good morning to all and have a blessed Saturday? Sabbath. Ayan. Thank you, Ate Tess. Thank you, Ate Yo. Ayan. Sa susunod, aayusin po ni Brother Miko. Ayan. Bago po ang bagong parang platform natin, ano. Narito si Brother. Oops. Okay na yan, Miko. Sa susunod na lamang. Okay. Si Brother, ano yan? So galing po kay Tita Tessie, gandang morning sa lahat. Oh, ayun. Parang palang araw. Pinagpalang. Mapagpalang araw ng Sabado. Good morning to all. Have a blessed Saturday. Amen. Thank you, Ate Tess. Thank you, Stanley G. Sawi Jr. Happy Sabbath day to everyone watching from San Fernando City. Ayun! San Fernando. Stay safe always. God bless. Happy Sabbath mga taga San Fernando. Ayan po kay Ken Tubino. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo. Happy Sabbath sa iyo, Ken. Ayan po kay Cherry S. Morgades. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath sa iyo, Che. Ayan po kay Ate Camille. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. Happy Sabbath, Ate Camille. And thank you for yung mga talentong ibinigay. Nasa bank of talents natin. Yay! Galing po kay Tita Baby. Happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath, B! And galing po kay Shanara Joy Lacre RD. Happy Sabbath to all. Happy Sabbath sa iyo! Shanara. Shanara po. Okay. Galing po kay Dong De Leon. Elder Dong. Happy Sabbath! Happy Sabbath to all! And regards Talon family, God bless. Ay, sa inyo din po. God bless po. Yan. Yeah. Elder Ed. Yes. Ganun po kay Marilu Bata. Yes. God, good morning and happy blessed Sabbath, everyone. Happy Sabbath sa iyo, Malu. Yes. Okay, tuloy-tuloy muna tayo. Ayan. And Brother Mike? Yes. Ayan. Thank you po sa inyong mga komento. At ayan po ay isang
Nagpapakita sa amin din na tayong lahat ay magkakasama sa araw ng Sabat, bagamat kami malayo sa inyo at tayong nasa ano tayo, yung malayong lugar talaga, ay sama-sama tayong pumupuri sa ating Panginoon. Talagang to God be the glory. At kanyang binibigyan ng paraan kung paano tayong lahat ay magkakasamang pupuri sa kanyang pangalan. Kaya ngayon mga kapatid, punta muna tayo sa usapang pangkalusugan matapos tayong magkaroon ng konting awitin sa ating buhay. Alam kong pambata, pero pag inawit natin ay tayo nagiging bata. Kaya ngayon mga kapatid, isa pang magpapabata sa atin ang topic natin ngayon sa usapang pangkalusugan, dala pa rin ang ating doktora, Doktora Rebecca Talon. Gamit ng tubig. Ang tubig po ay pangunahin natin gamit sa paglilinis sa labas ng ating katawan. Ito po ay may malaking bahagi sa paglilinis sa loob ng ating katawan. Kapag po tayo ay natutuyuan o tinukulang ng tubig, ano po nangyayari? Ang ating pong selula, pati na ang himay-may na ating katawan, ay natutuyo po. Maari itong maging sanhi ng paglapot ng ating dugo na magiging sanhi naman ng stroke o ng sakit sa puso. Ang kapag kayo po ay kulang sa tubig, para kayong kulang sa asukal na kailangan ng ating katawan, yung tinatawag nating hypoglycemic. Kapag kayo po ay may ganitong katayuan, ito po ay nagdudulot ng sakit ng ulo, pagkapagod, at maaari kayo ay mawalan ng malay. Pinapayo po na tayo uminom ng tubig na hindi bababa sa ano po, sa 8 baso. Ang isang basong tinatawag na ito ay 200 ml. So, sa isang araw, maglaan po tayo ng di bababa sa 2 litro ng tubig. Huwag po natin ugaliin na habang kumakain ay inom po tayo ng inom ng tubig, sapagkat ito po ay hindi nakakatulong sa ating pantunaw. Sa panahon ngayon na marami ang hindi nakakalabas ng bahay, o tayo po ay nasa quarantine, napakabuti po na ano po ang ating iinumin, lalo na po yung mga nagsisimula ng mayroong mild COVID-19 disease. Ang inumin po natin ay ating tap water, yung ating inumin na walang halong asukal, at hindi yung mga dibote o mga inuming may kulay. Sapagkat ano po, pag uminom tayo ng mga like kamukha ng soft drinks, ito po ay ano, nadadagdag pa ng ano, asukal sa ating katawan, at ang sobrang asukal po ay nagpapahina ng resistensya ng ating katawan. Kung nasasawa na po kaya sa lasa ng tap water o yung inumin ninyo, pwede po nyo itong patakan ng lemon o kaya ng paborito ninyong herb katulad ng mint o lavender. Iwasan din po ang uminom po ng ano, mga inuming may mga caffeine, matatapang na kape o tsaa, sapagkat ito po ay ano, pwedeng tayo lalong mauhaw o makulangin ng tubig sa ating katawan, at nakaka-apekto to sa ano po, sa ating pagtulog. So yan po ang ating mensahe ngayon, panatilihin pong well hydrated o may sapat na tubig ang ating katawan. Salamat po. Salamat po, Doktora Rebecca Talon, sa inyo pong binihagi sa amin patungkol naman sa tubig. Ayan, mga bata ha, at mga bata at mga matatandang nakakalimot uminom ng tubig. Lagi po tayong iinom ng tubig. Ayan, umiinom ngayon si Brother Miko. Thank you sa paalaala, Ate Reb. At hindi lamang sa inyo yan, kundi sa amin din po. Ayan, kailangan talaga natin ng tubig. Ano, lalo na kapag nagtuturo ka, ay naku, napakabilis po mag-dry yung aming lalamunan. Kaya't kasama na namin sa aming hanap buhay ang tubig. Salamat sa paalaala, Ate Reb, lalo na sa panahon ngayon na tayo ay nasa hindi pa normal na kalagayan, ay talaga naman pong ang tubig ang siyang isa sa pinaka, ano tawag doon, Miko? Yung popular. Ayan. Siya ay laging laman ng Facebook noon sa paraan ng steam, di ba? Naiinom daw ng mainit. At salamat sa karagdagang kaalaman na Ate Reb na kailangan yung tap water
Yan. At marami pang mga bagay na nakikita natin sa Facebook na kung ano at gaano kahalaga ang tubig. Kaya salamat sa iyo sa ating usapang pangkalusugan. At ngayon naman po mga kapatid, dadako tayo sa ating Bible Gems. Pero bago po yan, narito po ang ating message in song sa pamagitan at ibibigay sa atin ni Sister AJ. Thank you, AJ. I pray you'll be her eyes and watch her where she goes and help her to be wise, help her to let go. Guide her with your grace to a place where she'll be safe. I pray you'll find your light and hold it in his heart as darkness falls. Remind him where you are. Every father's prayer, every son knows. Lead him to a place, guide him with your grace. Give him faith so he'll be safe. Lead them to a place. Guide them with your heart grace to a place where we'll be. Thank you very much, Sister AJ. Ayan, prayer ang kanyang inawit. Ano po, kaya sabi nga, ang ating tahanan ay kapag ka ibinigay natin at ang naging tinayo natin sa pamagitan ng ating Panginoon ay naroon ang prayer. The prayers goes up and the blessing will come down. Diba? Kaya ngayon mga kapatid, isa pa rin mga pagpapaalaala sa atin ang ibibigay sa atin ng ating Communication Director ng CLC, ang ating pastor ng Pastor Bong Fidakan sa kanyang Bible Gems. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy Sabbath. Welcome po ulit sa ating pong Gems kung saan ating pagtutuunan ng pansin ang mga teksto sa Banal na Kasulatan at ating pong titingnan kung ano ang mga turo at lesson na makukuha po natin. Now, naalala niyo po ba mga kapatid, ang inyong buhay? No, tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay patuloy na gumagawa, tayo po ay nag-iipon. Para saan? Now, may mga pagkakataon na ating pong tinitingnan. Alam nyo, merong mga kapatid tayo o merong mga tao, mga kaibigan tayo na meron po silang tinatawag na bucket list. Ano ibig sabihin ng bucket list? Meron silang bucket list na nakalista po doon kung ano yung gagawin nila sa future. Meron pong iba na gusto mag-travel, no? Meron silang pupuntahan, either yung iba kung hindi pa napunta sa Boracay o sa Palawan, o yung iba pupunta sa Korea o pupunta sa Japan, yan po, no? So ang ginagawa po natin, nag-iipon tayo, no? Para tayo po ay may panggastos, pumunta sa mga lugar na ganyan. Now, alam niyo po ba mga kapatid, hindi naman po masama mag-ipon. Pero may mga pagkakataon mga kapatid na yung pinag-iipunan natin ay hindi para sa
future natin o sa success ng ating buhay, kundi ang focus ay selfishness. Now, meron po sa Lucas na kwento ang ating Panginoong Jesus. At meron isang lalaki na siya po ay nag-ipon. No? Nag-ipon siya na nag-ipon. At nung marami na ang puno na yung kanyang barn, kanya pong sinabi sa kanyang sarili, ay eto. No, makikita po natin sa Luke 12, 19, and 20. Ito po ang sabi, okay? And I'll say to myself, I have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Ano daw po yung sinabi niya sa kanyang sarili? No, siya po ay nakapag-ipon na, nakapag-ipon. Kaya kumain, uminom at magpakasaya. Pero ano po kaya ang nasa kabilang banda? Iba naman pala ang plano ng ating Panginoon. Iba pala ang focus ng ating Panginoon. No, isipin po natin mga kapatid, hindi sa atin ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo, kung ilan pa ang taon para sa ating buhay, kailan tayo mamamatay. Ito naman ang sinabi sa verse 20. But God said to him, "You fool! Okay? This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" No? Ano po mga kapatid kaya? Ano kaya ang mangyayari? For example, hindi natin alam, meron na tayong taning sa ating buhay. Sino kaya ang magmamana ng ating pong mga pinag-ipunan? Ano kaya ang mangyayari doon sa lahat ng ating pong pinaghirapan? Ito po kaya ay magagamit. Alam niyo po, kung ang focus natin ay makapaglingkod sa ating Panginoon, kung ang focus natin ay mahalin ang ating Panginoon, lahat ng ating pong magiging action ay para sa kanyang ikakalawalhati. Kung hindi po natin pagtutuunan ng pansin na tayo po ay makapaglingkod ngayon pa lang na ating tayo ay buhay, ano kaya ang magiging mangyayari sa buhay natin? O yung ating mga ari-arian kung tayo ay wala na? Sino kaya ang magpapasasa doon sa ating pong mga pinaghirapan? Yung tanong po dito, okay, ang sabi po dito, then who will get what you have prepared for yourself? Minsan, kung ang focus natin ay sarili po natin, mawawala lang po ito. Pero kung tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon, ngayon pa lang sa ating pong paglilingkod, mararanasan natin ang kaligayahan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Mararanasan ang kaligayahan ng pagmamahal ng ating pong kapwa na ating pong pinaglilingkuran. At lalong-lalo na, mga kapatid, ay mararanasan natin ang lubos ng pagpapala ng ating Panginoon, hindi lang sa atin, kundi sa ating pong mga pamilya. Now, pagtuunan natin na yung question, mga kapatid. Para kanino tayo nag-iipon? Para saan tayo nag-iipon? Tayo po nawa, mga kapatid, ay mag-ipon para makapaglingkod sa ating Panginoon, para mabigyang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dahil alam po natin, kapag tayo ay naglagay ng ating pong kayamanan sa langit, hindi po ito mawawala. Ito ay magiging sagana at sa susunod na mga pagkakataon sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay makikinabang doon sa kayamanang inilalagak natin at nilalaan natin sa ating Panginoon, sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Pagpalain wa tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Amen. Thank you very much, Pastor Bong Fidaka. Napakaganda po ng iniwan nyo sa aming salita ngayong umaga. Ang sabi nga ay mag-ipon tayo sa langit na bayan at ito'y hindi mawawala. At parang, di ba, sa Tagalog po nung kanyang iniwanang gem sa atin ngayong umaga, ang sabi po rito sa 19 and 20 ng Lucas, anong chapter nga ba ito? 12, ayan. Sabi po ay, at sasabihin ko, sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dadapo at sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na ihanda mo ay mapapa sa kanino kaya?
Yan, magandang paalaala sa atin, mga kapatid. Ano, Miko? Opo. Naalala ko yung bucket of list. Ikaw ata hindi bucket of list. Hindi ba? Pero alam ko po na ang mga, hindi naman masama yun, ano, anak. Bucket list? Bucket di po, list? Hindi po, bakit? Bakit? Why? Bakit? Bakit kami list? At ito ang tanong, oh. Anong ang mga bagay na inanda mo ay mapapasa kanino kaya? Pero sa mga po yun, ano po ang values, ano po ang important, ano po ang priority natin sa buhay? Yun po ang tanong. So So pwede din pong sabihin bucket list. Bakit? Bakit? Bakit nga ba? Bakit nga po tayo? Bakit po tayo? Bakit sa English ay why? Why? Pwede or why po list? Yung bakit na ano yung timba? Yes. Why? So bakit po tayo natabraw? Or bakit po tayo andito? Anong purpose? Ayun po. So, ibig sabihin, isang tambak na sa listahan natin. Ayun. Isang tambak ang ating wish list. Sa isang timba nating napakaliit. Opo. At kulang pa yung timba sa ating mga Lord, give me this, give me that. Yes. Know? Pero ang sabi nga ni Pastor ay maglingkod tayo at gamitin yung ating mga God will provide you. Yes, ang mga talento sa paglilingkod at yun ang ibahagi natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos at yun ang maiiwan. Opo. Yeah. Huwag po natin kalimutan ng actually, limit po tayo forgetful. Yes. We forget. Kaya nga merong mga pagpapaalaala. Opo. Kaya natutuwa ako sa programa natin na hindi po lamang po para sa inyo, kundi para sa akin. Para sa amin yan. Para sa aming pamilya na narito na hanap buhay ang aming ginagawa dito sa Saipan. At kaya nga po may sabat eh, para mag-reflect po tayo sa thank you, Lord. Sa ating pong bucket list. Tingnan ano, pastoy yung pagiging mabuting katiwala. Yes, kasama na doon. Unahin mo na sa Panginoon. Mm-mm, tama 10% from our whatever we are receiving, return it to the Lord. Yun ang store your riches in heaven. Kasi kapag nilagay natin sa don't think na, oh, sayang Lord, 10%, napakalaki nito. But we need to return it. Kasi 100% belongs to the Lord. So, our Lord is only asking 10% of our gross. Yes. Kung tatap yan eh. So, may malaking pagpapala. Personally, yan ang aking testimony. Yes, kahit amen. Kahit nawala ka, mm-hmm. kahit pakaramdam mo wala, pero mm-hmm. meron ka talaga eh. Amen. Yeah, kasi store riches in heaven, not in your pocket. Thank you. And the Lord will provide. Napa. Totoo po yan, mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon. No, Miko? Yeah. Yan. Because when you put God first in your life. Amen. Practical application po ito eh. It's a true to life experience ng bawat naniniwala kay Kristo Jesus that He is coming, returning for the second time to save us. Amen. Well, that's our greatest hope. Kasi sa dami ng sitwasyon ng buhay ng tao ngayon, napakalungkot. May Taal Volcano, may COVID pa, walang trabaho, walang, you know, napakadami. So, we have a blessed hope, by the way. Okay? Thank yes. you, Lord. At saka, nakinig nga ako kagabi at nireplay ko yung best friend ng Naik. Thank you very much, Sister Julie, sa iyong mensahe. At ang tanong ay, paano nga ba tayo mag-iintay sa Panginoon? Yung patience natin. Napa. At isang nais namin ibahagi sa lahat. Alam nyo, tanong din namin yan, paano nga ba? Ang tagal na, di ba? Pero ang sabi nga po sa banal na kasulatan din, na ano yun? You occupied till I come. Huwag nating putulin yung ating ginagawa. Napa. Huwag tayong titigil sa ating pag-aaral. Sabi nga ni Judy, kung may plano kang mag-asawa, mag-asawa ka. Huwag nating idahilan na malapit nang dumating si Jesus Christ. Sabi nga, do it for Jesus. Do it for Jesus. Occupy till I come. Kasi mga kapatid, kung hindi naman tayo magtatrabaho, kung hindi naman tayo gagawa, kung hindi tayo mag-iipon, ay, alam mo, yung purpose natin, lalo na pag magulang, kaming mga magulang nyo, Miko, alam nyo na kami ay naghahanap buhay at iniisip namin na mag-ipon din para sa aming mga anak.
Yan. Na kung ano man ang naipupundar namin ay hindi po para sa amin kundi para sa mga anak at gayon din sa kapamilya. Yan, kasi pag naiisip ko ano, kung titigil naman kami ay parang hindi naman natin na makukuha o may bibili yung mga bagay na alam kong extra, pero nakakatulong naman. Kaya parang iniisip ko na maganda yung ating isipin na occupied till I come. Paano ka makakatulong? Amen. Apo. Diba? Hindi naman makakatulong? Po sinabi na we know that Christ is coming, but it doesn't mean that we have to stop doing what we're doing now. So yun po ang misconception ng mga tao na malapit na ang katapusan, we don't have to do anything. Yun po ang nangyari sa ano, 'di ba, sa great disappointment po ng 1844 if I'm not mistaken. Yung mga they really believe na yun na that set date na yun na, so we don't have to do anything because we know he is coming. So yun po kaya na disappoint ng mga tao kasi wala na akong hanap buhay. Wala na akong how do I feed my... So, yun po nangyari before. So, kaya maging aral din sa atin. Example sa atin. Tama. No, Brother Mike? Aral sa atin yan. Daily practical experience ng mga nanampalataya kay Jesus. Magtiwala ka and everything will be A-okay. Amen. Amen. Kaya nga po, napakaganda ng mga pagkakataong binibigay sa atin na tayo nakakapag-aral. Sa Vesper ay nakakapakinig kami online. Amen. At kahit wala kami dyan, ay nung araw, Miko, ako din ay pala punta ng gabi. Kahit naglalakad kami, magkakapatid. Kaya nga po, naisip kong bigla, kaya tayong mga generation ngayon, yung mga magulang ngayon ay naghahanap buhay para sa mga anak dahil naranasan po namin ang mag-ulam ng babalik natin yung panahon natin na kwentong standstill. Naranasan natin na maglakad papunta sa eskwelahan at gayon din ay magbaon ng sapat lamang para sa ating ang tawag dito, kaprasong snack. Ayan, ako'y nagpapasalamat during my elementary days na meron ako mga kaklase na nagbibigay sa akin, anak. Yung nakikita ko sa Facebook na merong mga bata na ang ginawa ng isang bata ay may I go out na lang kasi lahat kumakain. Kunwari, nagbukas siya ng kanyang lunchbox and then wala naman laman yung lunchbox niya, mga kapatid. Then, ang ginawa ng mga kaklase niya, nilagyan ng lunch, lahat sila nag-share. Siguro hindi pa panahon yun ng pandemya kasi they can share it. Then, pagbalik nung bata, ang laki ng tuwa niya sapagkat naroon at meron siyang lunch at napakabait ng kanyang mga kaklase. Na-feel ko tuloy yun, mga kapatid. Kaya nai-relay ko din doon sa sinasabi din ni Pastor na meron tayong mga wishes. Bucket wish, di ba? Bucket list. Kasama na rin sa mga wishes yon. Naalala ko sa yung kabataan namin, mga kapatid, na kung paano kami pumapasok na walang baon, ay naroon ang aming mga kaklase. Yan. Nariyan at nagbibigay ng kanilang. Nag-share sila, anak. Kaya medyo natatouch ako pagka ganun ang mga nakikita ko. At kami, sa ganung kamusmus na naisipan, ay nakaisip na kami, ha, kami magkakapatid, na tumulong sa magulang namin, kumukuha kami ng mga bayabas. Salamat sa Diyos sapagkat ang bayabas ay talagang namumunga. At binebenta po namin yung sa school. Negosyante na, no? Nagbebenta kami para makatulong sa aming mga magulang na minsan nga ay nahihiram pa ng aming mga magulang yung pambaon. Kaya ganun. Kaya isang aral sa atin, mga anak. At ganun din mga magulang na alam ko na kagaya nyo rin kami na iniisip natin ay sa kapakanan ng ating mga anak. Kaya kahit na malayo kami sa Pilipinas at dumarating din yung panahon na kami ay malayo sa aming mga anak, nung panahon na naandun sila, feel na feel ko ang maging OFW. Kaya sa mga OFW, alam ko ang pagtitiis nyo dahil ganyan po ang aming ama noon. Bagamat tapos na yung Father's Day, naalala ko lang na 16 years siyang nagtrabaho sa ibang lugar upang sa gayon ay masapatan
ang aming mga pangangailangan. Kaya ang aming tatay, ang aming nanay ay naging tatay, tatay-nanay. Dahil nga ang tatay ay nasa abroad. Kaya minsan sinasabi ko nga sa nanay na tumayo na bilang tatay ay Happy Father's Day din sa inyo, mga mother. Yes. Kaya naalala ko lamang po at alam ko hindi na tayo nakakapag-kwentong standstill. Pero yan ay mga kwentong naging aral sa akin na kahit mahirap na maghanap buhay sa malayo at alam ko na gusto ko rin makasama ang aking mga kapamilya sa mga pagkakataong may selebrasyon. Ay dito muna tayo. Occupy till I come. Para sa ganun ay maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga niya po, here are the patients. Yes. Of the saints. Yes, anak. So, at naalala ko rin yung sinabi ni Sister Judy na pasensya, mahirap. Pero ang sabi nga, yun ang resulta ng pagiging pasensyosa. Ano? Hindi ko alam kung saan verse natin. Sa Revelation po yun, I forgot which chapter. Pero Revelation, here are the patients of the saints. Apa? Yes. 14:12 ng Apocalypse. Yes, sa Revelation. Patience with faith and keep the commandments of God. Two. Amen. Obedience and faithfulness. Ay, di po kayo nakakita sa camera. Yes, kaya thank you very much sa mga gantong situation. Pakiulit nga po yun. Pakiulit mo nga yung verse na yon para continuation ng kagabi. Key text ng Seventh-day Adventist here, here are the patience of the saints. Pag sinabi yung saints banal, hindi, ito yung nakakasala din naman. Kaya lang, they are segregated, separated from the other group. So, itong mga set of people na tumutupad sa katusan ng Diyos at may panampalataya kay Jesus. Faith in Jesus. Two components yun. Na mahabang, mahabang ano yan, it's really a long, long discussion. Opo, nalala ko po yung klase ko sa IS. yung mismong, just that one verse po, kung nasa theology pa kayo, dami nyo pong... Haba, diba? Habang connection nyo. Haba pong ano, kasi pagsabi pong panampalataya ay dami and pong patience. Application, yeah. Patience, and... Virtue word, and, tama. Personally, this program is helping me. Helping us. Helping us, yeah. At ang talento po natin ay, sabi ko nga po, ang talento namin, talento ko ay ang magsalita, yeah. Ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginagamit tayo ngayong umaga. Kaya kayo rin po mga kapatid, alam ko na na-discover nyo na ang inyong mga talento at gamitin natin habang tayo nag-iintay sa ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya tayo po ay mayroong mga bank of talents na ngayon. Salamat sa inyong pagtugon, sa pag-share na inyong talent. Muli ay patuloy nyo pong i-share ang inyong mga talent dito pa rin sa ating Facebook page. Narito po ang ating Gmail. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyong tawag dito mga binigay na mga gems at gayon din sa ating usapang pangkalusugan. At natutuwa po tayo na tayo ay parang ang ating programa ay sa isang oras ay punong-puno. Send us an email at naik.adventist@gmail.com. Message us at naik.adventist. Share your talent or story. So yun po yun. Naik, yes. N-A-I-C dot yung period po adventist@gmail.com. Yun po yun. At yes, at hindi na lamang po sa mga taga-Naik namin ibinibigay ang panawagan 'yan. Kung saan man po, ayan. Ayan, teka muna. Teka lang po. So, bago po 'yan, basahin mo lang 'yung mga comments. Yes. Ito po, masyado kang nagmamadali. Doon po sa sa ating mga talento, tayong tatlo muna. Yan. Ayan. Ganyan po kami, parang wala lang kasi ang dami po namin pinagpipindot dito. ang tawag ko sinasabi ko, mga talento ay hindi lamang po sa Naik. Ayan. Ito po'y maluwag na maluwag na aming sinasabi sa mga nakikinig ngayong umaga at nanonood. At mamaya po ay mapapakinggan niyo po ang isang sama-samang talentong pagtugtog ng yuk at pag-awit na isinier sa atin ng ating kapatid, ang ating doktora, Doktora Rebecca Talon. At mamaya po makikita niyo yan. At ito'y isang paalaala sa atin. Age doesn't matter. Yan. Pag sinabing talento, tayong lahat ay gagawin natin sa ating maabot na mga kaya. Of course, sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, narito ang mga komento.
Okay, so galing po kay... Yun, nakita ko na si Tio, si Tites. Ano po? Yes? Brother Mike? Yan? Okay, okay. sige, Brother Miko? Yun! Yes. Andun po yun sa media player. Yan! Yeah. So... Yan po, galing po kay Sister Mercy. Kalas, Happy Sabbath Day, Naik Church. Happy Sabbath, Sister Mercy! Yan! Sister Nika. Ay, tama ba ako? Gemma Bakulod Ambat. Happy Sabbath, mga kapatid. Happy Sabbath sa'yo, Gemma! Galing po kay Ate Nika. Happy Sabbath po sa ating lahat. God is good all the time. Pagpalain po tayong lahat. Amen, Sister Nika and family. Ann Mojica Acacio, Happy Sabbath po, Happy Sabbath. Happy Sabbath po, Ann. At galing po kay Carlita Viray, Happy Sabbath po. Happy Sabbath sa'yo, Carlita. At galing po kay Tita Yoli, Amen. Yes, Amen po. Napakaraming Amen. Galing po kay Christian J. Mendoza, Happy Sabbath from Imus, Cavite. Happy Sabbath sa mga taga-Imus. Christian, Happy Sabbath sa iyo. Galing po kay Kuya Jim, Happy Sabbath. Happy Sabbath, Jim Boy. Ayun. Happy Sabbath sa iyo, Jimboy. And to your wife. Happy Sabbath, no? Si Halel. Ayan, salamat po marami sa inyong mga komento. Okay. Ayun, mamaya na lamang, ano, bago tayo tuluyang magtapos. Kaya sa inyo po mga komento ay nagpapasalamat. Kami yung si Jimboy, lumabas. Ngayon, makapapakinggan po natin ang sinasabi ko po sa inyo na sama-samang talentong tugtog sa yuk at may awitin. Kaya ito po ay mula sa ating mga kapatid sa Binakayan. Salamat po sa inyong pag-share. Narito po sila. Amen.
Ayan, nakita niyo po ang masiglang mga kababaihan ng Binakayan SDA Church. At naway pag-aralan natin yung awitin na yan, ano po mga kapatid. At salamat sa taga-Binakayan sa pag-share sa atin. At pati po chords at lyrics ay shinare nila. At thank you very much po. At naway pagplanuhan natin na awitin ng mga iba't ibang simbahan. And then ipapakita natin dito sa ating family time kung paano magkasama-sama ang mga talento ng buong Pilipinas or mga taga si ano tawag diyan sa ating district CM Cavite Mission. Yan ang ating plano ano na sa awiting yan ay napakaganda po ng message ng awit. Naway, wag tayong datnang hindi tayo handa. Apo, ipapost ko po yun sa Facebook page kung yes. Gusto po ng ibang... Yes, pag-aralan natin and then pag-aaralan po namin na pagsamasamahin tayong lahat sa ganyang pamamaraan. Pag-aaralan natin, alam po namin na mahirap. Mahirap nilang ginawa yan. Kaya naway magkaroon tayo ng ganun din pagkakataon. Kaya ngayon po mga kapatid, narito si Brother Mico para sa ating closing prayer. At meron pa ba tayong mga komento, nak? Ayan. Bago siya mag-pray, ay bigyan niyo po kami ng ilang minuto pa. At basahin ang mga komento. At nagpapasalamat po kaming muli sa mga talento. At muli ay ipagdasal natin ang bawat isa at maging mag-ingat tayo sa tuwi-tuwi na. At ayan, narito ang ating mga komento para sa ayan yung huling oras. Ayan, sana magluluto pa po ako. Kaya lang dito tayo makakapag-isa sapagkat wala na tayong oras. Ang lulutuin natin sana po ay tofu. Ayan. Kaya po kay Kita Baby. Amen. Thank you, Lord. God is good. Kaya po all the time, Sister Cherry. Sister Baby. Amen. Amen. Kaya po kay Titi Oli. Thank you. Binakayan Church, kita po ba? Yes! O, di ba? Ayan. Yun. At naway maging ano dati niya, motivation. Sabi ni Tita Oli, thank you, Binakayan Church Music Ministry. Nice naman wala. Yes, opo. At tayo ay hindi ano tawag niya, ang edad at ang kalagayan natin ay hindi magiging hadlang. Tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng pamamaraan para sa gayon ang talento natin ay ating pagyamanin. Magigisa tayo sa Sabado, ha? Sizzling, hindi pala sizzling, chili tofu. Yes, magluto tayo. Kaya lang wala na pong oras eh. Narito si Brother Mico para sa ating closing prayer. Let's bow our heads and close our eyes for our closing prayer. Our Father in Heaven, Lord, thank you for this blessed half day you gather us online and physically. Lord, bless each and one of us as we worship you and bless all the programs today and forgive us our sins have committed against thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Ito po, si Brother Mike! Bye. Si Brother Mico! At ito po ang inyong lingkod, Sister Imi Talon, nagsasabing to God be the glory! Happy Sabbath, Naik! Hey!